The second multidimensional and missile-armed frigate of the Philippine Navy, PN, was formally launched at the Hyundai Heavy Industries, HHI, shipyard in Bangeojinsunhwan-doro, Ulsan, South Korea on Friday morning. Named after one of the Filipino revolutionary generals who fought and died during the Philippine-American War, BRP Antonio Luna, FF-151, completes the two-unit frigate acquisition project of the PN. The first ship, BRP Jose Rizal, FF-150, was launched last May and currently undergoing harbor trials and could be completed by the first quarter of 2020, said Navy Public Affairs Office Chief Lieutenant Commander Maria Christina Roxas. The delivery of BRP Jose Rizal is at the earliest April or May 2020 and BRP Antonio Luna in September or October 2020. Philippine officials who witnessed the event were headed by Defense Secretary Delfin Lorenzana, together with armed forces of the Philippines Chief of Staff, General Noel Clement, and Navy Flag Officer in Command, FOIC, Vice Admiral Robert Empedrad. They were joined by former FOIC, retired Vice Admiral Ferdinand Golas, Commander of Naval Sea Systems Command, Rear ADM, Rommel Jason Galing, Naval Inspector General, Commodore Sean Anthony Villa, Philippine Fleet Deputy Commander, Commodore Wilfredo Bergonio Jr., and Offshore Combat Force Commander, Captain Carl DeCapia. Also in attendance was the Korean representative from Minister of Defense Acquisition Wong Hyung-hong from the Defense Acquisition Program Administration, Republic of Korea, ROC. Both ships are capable of engaging in the four dimensions of modern warfare, namely anti-air warfare, AAW, anti-surface warfare, ASUW, anti-submarine warfare, ASW, and electronic warfare, EU. And are fully equipped with surface-to-surface missiles, SSM, surface-to-air missile, SAM, and torpedoes. The primary gun is 76mm super rapid gun while the secondary platform is a 30mm gun. It is also equipped with chaff dispensers and decoys as a defense against incoming missiles. Roxas said the acquisition of these missile frigates will strengthen the Navy's capability to safeguard our maritime nation and territorial limits. The two missile-capable frigates are tangible manifestations and benchmarks of the PN's vision of becoming a strong and credible naval force by 2020. Hey.
ang pangalawang multi-dimensional at missile-armadong frigate ng Philippine Navy, PN, ay pormal na inilunsad sa bakuran ng Hyundai Heavy Industries, HHI, sa Bangeojinsunhwan-doro, Ulsan. Korea nitong Biyernes ng umaga, pinangalan ng matapos ang isa sa mga rebolusyonaryong general ng Pilipino na nakipaglaban at namatay noong digmaang Pilipino-Amerikano. Nakumpleto ng BRP Antonio Luna, FF-151, ang dalawang unit ng Frigate Acquisition Project ng PN, ang unang barko, ang BRP Jose Rizal, FF-150. Ay inilunsad noong Mayo at kasalukuyang sumasailalim sa mga pagsubok sa daungan at maaaring makumpleto sa unang quarter ng 2020, sinabi ni Navy Public Affairs Office Chief Commander Maria Christina Roxas. Ang paghahatid ng BRP Jose Rizal ay nasa pinakaunang Abril o Mayo taong 2020 at BRP Antonio Luna sa Setyembre o Oktubre taong 2020. Ang mga opisyal ng Pilipinas na nakasaksi sa nasabing kaganapan ay pinamumunuan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, kasama ang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, Gen. Noel Clement, at Navy Flag Officer in Command, FOIC, Vice Adm. Robert Empedrad. Sila ay sinamahan ni dating FOIC, retiradong Vice Adm. Ferdinand Goles, Commander ng Naval Sea Systems Command, Rear Adm. Romel Jason Galang, Naval Inspector General Commodore Sean Anthony Villa, Deputy Commander ng Pilipinas Fleet, Commodore Wilfredo Bergonio Jr., at commander ng Offshore Combat Force na si Kapitan Carl Dec Apia. Ang pagdalo rin ay kinatawan ng Korea mula sa Ministro ng Depensa ng Pagkuha na si Wang Jung-hong mula sa Administrasyong Program ng Pagkuha ng Depensa, Republika ng Korea, PROC. Ang parehong mga barko ay may kakayahang makisali sa apat na sukat ng modernong digma, tulad ng Anti-Air Warfare, AAW, Anti-Surface Warfare, ASUW, Anti-Submarine Warfare, ASW, at Electronic Warfare, U, at kumpleto sa gamit kasama ang Surface-to-Surface Missiles, SSM, Surface-to-Air Missiles, SAM, at Torpedoes. Ang pangunahing baril ay 76mm super rapid gun habang ang pangalawang platform ay 30mm baril. Nilagyan din ito ng mga dispenser ng chaff at decoy bilang pagtatanggol laban sa mga papasok na mga missile. Sinabi ni Roxas na ang pagkuha ng mga missile frigates ay magpapalakas sa kakayahan ng Navy na pangalagaan ang ating maritime ong bansa at mga limitasyon ng teritoryo. Ang dalawang peligro na may kakayahang missile ay mga nasa salat na pagpapakita at mga benchmark ng pangitain ng PN na maging isang malakas at kapanipaniwala na hukbong dagat naval noong 2020.